Well, ang ating pag-uusapan ay ito nga pong paghingi ng ayuda sa gobyerno nitong si Congressman Arnie Tebes kasi parang pinalalabas niya na mayroong panganib sa kanyang buhay kaya nang nananawagan din po siya sa kasalukuyang gobyerno na bigyan po siya ng proteksyon. Pero bago po tayo dumako diyan, bigyan ko po kayo ng konteksto kung ano pong merong politika diyan po sa Negros Oriental. Siyempre, ang gagamitin po nating video yung mas nakakakilala po sa mga Tebes at sa mga Degamo. Ito po walang iba kung hindi si Attorney Harry Roque. Panoorin po natin ang kanyang live streaming kagabi nang sa ganoon magkaroon po tayo ng ideya. Ano bang merong politika diyan po sa Negros Oriental? Magandang araw po sa inyong lahat, no? Alam ko po hindi ito ang oras ng ating Facebook Live, no? Dahil usually gabi tayo nagfa-Facebook Live. Fast forward natin ang bahagi. Pero ako, misis ni Arun. Dito tayo. So, minabuti ko na po na mag-Facebook Live na ngayon para iparating ang ating pakikiramay kay Mayor Janice, ang misis ni Governor Ruel Degamo. Okay. Yan ha. Dito, kaya ito ang gagamitin ko kasi mas nais kong manggaling sa mga bibig po ni Attorney Harry Roque kung ano ba merong conditions ng politika dyan po sa Negros Oriental. Ayoko pong manggaling mismo sa akin dahil wala po akong first-hand information or personal knowledge tungkol po dyan. Dito kasi may mga sasambitin itong si Attorney Harry Roque na hindi naman ligid din sa atin. Ang Degamo at ang Tebes ay talagang magkalaban sa politika pero sinasabi ni Attorney Harry Roque dito na yan po ay mga pare-parehas niya pong kaibigan. O ituloy po natin. At kay Bukal Degamo na kaisa-isang anak ni Governor Ruel at ni Mayor Janice. No? Okay, diyan nagtataka lang ako bakit sinabi ni Governor ay ni Attorney Harry Roque na kaisa-isang anak ni Governor Degamo at Mayor Degamo yung kanyang binanggit na anak. Kasi dito sa photograph, dalawa eh. I do not know kung yung isa po ba dito ay hindi anak ni Governor Degamo. Narinig nyo naman, ano? Sabi ni Attorney Harry Roque, nag-iisa ang anak nitong si Governor at Mayor Degamo. Pero dito sa photograph, sa family photo nila, eh, dalawa po yung ipinakitang mga bata. Ano? Tuloy po tayo sa sinasabi po ni Attorney Harry Roque. Matalik na kaibigan ko po si Governor Ruel Degamo. Kami po ay naging magkaibigan dahil kasimbahan ko po ang misis ni Governor Ruel na in my mind na-convert na rin po siya, no? Bilang isang Protestante at miyembro nga po ng United Church of Christ of the Philippines UCCP. At nag-aral din po si Governor Degamo sa isang UCCP-owned na eskwelahan na Diliman University kung saan ngayon po ako ay nagtuturo ng international law. So nung ako po ay tumakbo ng 2016, suportado po tayo ni Governor Degamo at nanalo po tayo. No? Napakadami po nating botong nakuha dyan sa lugar niya. At itong nakalipas na eleksyon, magkamatindi tayo pinalad sa pagiging senador, nanalo naman po tayo dyan sa pinakamalaking syudad sa Negros Oriental sa Dumaguete. No? So, ma-close po tayo dyan at kaya ko nalaman kaagad dahil ang nagbigay po sa akin ng impormasyon ay yung mga napakalapit din na mga kaibigan ni Governor Degamo kasama na ang isang tao na nakakita rin ng pangyayari at kasama ng mayor ng Seattle na nag-anunsyo sa pagpanaw ni Governor Degamo. Kaya isa po tayo dun sa unang nagkaroon ng kumpirmasyon na pumanaw na kasi nga po yung mayor ng Seattle ang siyang nag-confirm na pumanaw na si Governor bago pa na-confirm ni Mayor Janice. Nako, ako po talaga yung malungkot, no? Dahil itong si Governor Degamo, talaga pong napakadaling maging kaibigan. Siguro po dahil siya ay isang ordinaryong mamamayan. Alam niyo ba ko na ang unang trabaho niya ay sa National Power Corporation at siya ay nagsimula bilang isang driver bago siya na-promote sa National Power Corporation. Siya po isang graduate ng isang public elementary school
isang private school sa high school at siya po ay natapos ng civil, ng kung di ako nagkakamali, electrical engineering po dyan po sa Silliman University. Oh, sa mga kwento nitong si Attorney Harry Roque, malalaman po natin ngayon na hindi po galing sa mayamang angkan at maimpluwensyang pamilya ito pong si Governor De Gamo. Ganun pa man, dahil po sa kanyang kasipagan, umangat po siya sa buhay, minahal ng taong bayan at nanalo sa mga nakalipas na halalan diyan po sa Negros Oriental. Ang nakalulungkot lamang, syempre, ngayon po, wala na si Governor De Gamo. O patuloy po nating pakinggan yung kwento po ng buhay ni Governor De Gamo ayon po kay Attorney Harry Roque. Ang siya po ay naging Enyenero 1989, no? At siya po matapos ang 10 taon ay pumasok sa larangan ng politika, nahalal po siya bilang isang bukal muna. No? Well, hindi po. Una muna po siya ay councilor. Nahalal po siya bilang isang councilor, tapos naging presidente siya ng League of Councilors dyan sa probinsya, kaya nagkaroon siya ng upuan sa board. No? Naging bukal po siya as president of the Councilors League of the Province of Negros Oriental. Matapos po ay tumakbo siya bilang isang bukal at nanalo ng pinakamaraming boto sa kasaysayan ng mga bukal sa Negros Oriental. Ang nangyari po bilang isang number one na bukal, namatay po yung governor. Governor Mesias po at ang pangalan, at yung vice governor ay naging governor. Dahil siya po ay bukal, nag-assume siya bilang isang vice governor. Pagkatapos po ay siya ay tumakbo na sa governor at yan po ay isang pwesto na hinawakan niya ng limang termino. Bakit po lima? Kasi palagi pong nadidisturb o nagkakaroon po ng pagkakataon na hindi niya nakukumpleto yung kanyang termino. So dung, yung kanyang ika-third term, eh, nagkaroon po ng protesta, so hindi po siya kaagad nakaupo, dahilan para maging magkaroon siya ng isa na naman term kasi hindi niya nakumpleto nga yung kanyang third term. At hanggang ngayon nga po itong ika-limang term niya, ito po yung pinaka-controversial. Bakit? Kasi nagkaroon po ng isang nuisance candidate na ang ginamit sa balota ay Ruel De Gamo. So dalawa silang Ruel De Gamo. Pero sa level pa lang ng COMELEC, bago pa ang eleksyon, ay na-disqualify na ng COMELEC itong tumatakbong Ruel De Gamo as a nuisance candidate, no? Kasi wala nga siyang kakayahan at saka ang pangalan niya iba, pero ang ginamit niyang pangalan sa balota ay Ruel De Gamo. Unfortunately, tumagal yung kaso at naproklama yung kalaban niya na si dating Mayor Henry Teves, no? As governor. Now, pero ang kaso po ay napunta pa rin sa COMELEC at nag-prevail naman po si Governor De Gamo dahilan na naibalik siya sa pwesto ng governor. Pero hindi po madali ang prosesong yan kasi pagkamat nagdesisyon ng COMELEC na dapat ang paupuin ay si Governor De Gamo dahil yung nuisance candidate, yung boto na nakuha ng nuisance candidate ay dapat ibilang sa boto ni Governor De Gamo. Siyempre, dumaan yan sa proseso, sa division muna ng COMELEC, sa Imbang, tapos sa Supreme Court. Okay. Yung pinapaliwanag ni Secretary, ni Attorney Harry Roque, ito po yun, ano, yung tinakel po natin nung nakaraang araw o kahapon sa ating live streaming. Ito po yung kabuuan ng kwento. Kaya kung gusto nyo pong panoor, basahin po ito, yung mismong kwento ngayon ni Attorney Harry Roque, ito po, ibababa ko po yung link dyan. At mabasa nyo po kung ano po yung nangyari doon po sa electoral protest ni Governor De Gamo kung saan, sabi nga po ni Attorney Harry Roque at of course dito sa press briefer ng Supreme Court ay kinatigan po ng Korte Suprema ito pong si Governor De Gamo para po manalo diyan po sa pagkagobernador considering na yung Ruel De Gamo na tumakbo bilang nuisance candidate ay na-disqualifica po at ang mga boto po nito ay napunta kay Ruel Governor Ruel De Gamo, kung saan nung mapunta na po ito, nalagpasan niya na po ang bilang ng boto nito pong si Henry Teves na nakalaban niya po sa pagkagobernador. O patuloy po nating panoorin si Attorney Harry Roque. Ang desisyon ng Korte Suprema na dapat si Governor De Gamo ang tutupo. At kailan lang po naging pinali ang desisyon na yan.
So, controversial po talaga. At mainit. February 14, ha, naging final yung desisyon po ng protesta po na yan itong si Governor De Gamo. Talaga ang politika dyan sa Negros Oriental at sa pagiging gubernator. Now, bagamat ako po'y malapit na kaibigan ni Governor De Gamo, lahat din po ng kalaban niya sa politika ay malapit kong kaibigan. Bakit? Kasi yung tatlong congressman po ng Negros Oriental ay magkakampi. At sila po ay hindi kakampi ni Governor De Gamo. Eh ako naman po, naging miyembro ako ng 17th Congress at yung tatlong kongresista dyan sa Negros Oriental, si Congressman Josie, si Congressman Arnie Teves at si Congressman Chikiting ay kaklase ko dahil kami po lahat ay first-termers noong 2016 17th Congress. Alam nyo, ang samahan ng mga kongresista, lalo na yung mga magkakaklase, yung mga kumbaga kapwa first-termers. Anyway, siguro naman nagkaroon na kayo ng idea. Ayun lang naman ang gusto kong iparating sa inyo. Ayoko manggaling sa sarili kong bibig kung hindi kay Attorney Harry Roque. Na ang magkalaban sa politika sa Negros Oriental ay ang mga Teves at saka De Gamo. Natalo ng De Gamo sa pagkagobernador ang idineklarang panalo nung una, nung Mayo 9. Sa pamamagitan po ng panalo nito sa COMELEC nung idiklarang disqualified yung isang nuisance candidate na tumakbo bilang sa pangalang Ruel De Gamo. Kaya yung motibo, I am not saying na yun nga dahil wala pa pong sinasabi ang ating kapulisan na politically motivated po ito, umiiwas po dyan sa pagsagot si Secretary Benhur Abalos at saka si GPNP Azurin. Pero ngayon, it appears na parang may halong pag-aalinlangan doon sa isang kongresista kay Congressman Arnie Teves. Kasi naglabas po siya sa publiko at ito pong kanyang public announcement na ginawa niya po sa kanyang Facebook yata, ano, ay kalat na po ngayon sa internet at sa mainstream media kung saan dito nga po pinabubulaanan niya na may kinalaman po siya sa pagpapapaslang dito po kay Governor Ruel De Gamo. Pakinggan po natin ang kabuuan nito pong statement ni Congressman Teves kaugnay po ng kanyang pagsasadlita na siyempre wala po siyang kinalaman sa pagpatay ayon sa kanya kay Governor Ruel De Gamo. Pagpasensyahan nyo na medyo natagalan itong matagal nyo nang hinihintay. Alam ko ang daming gusto humingi ng reaksyon ko tungkol sa pangyayari sa aming probinsya sa Negros Oriental. Na-delay lang ito ng konti dahil nasa abroad din ako, dahil overdue na ang aking pagpapagamot ng amin, pagpapalagay na aking stem cell, ang doktor ko ay hindi bumalik, so kailangan ko siyang puntahan. Awa ng Diyos, tapos na naman po. Kailangan rin natin ang ating health dahil health is wealth. Alam nyo ba, ito ang matagal ko nang kinakatakot na mangyari. Bakit? Expected ko na ako na naman ang pagbibintangan. Baka wala pang nagsalita openly, but uulitin ko sa inyo, katulad ng masinabi ko dati, marami din akong sources of intel. Ngayon, napag-alaman ko na merong ibang mga tao dyan na gusto akong idiin. Ang iba nito siguro gusto lang umepal, gusto magpasikat para sa sarili nilang kapakanan. Wala po akong pinapatamaan, pero alam nyo kung sino kayo. At sasabihin ko sa inyo, critical po siya kay Secretary Benhur Abalos. Ano? Di natin alam, pero wala namang binabanggit si Secretary Benhur Abalos na Teves
In fact, tinanong si Secretary Benhur Abalos kanina sa press conference, ayaw niyang sagutin kung politically motivated ang pagpaslang kay Governor Ruel Degamo. Tuloy natin, mga tol. Again, hindi ko kinakalaban ang ating gobyerno. Sino ba naman si Arnie para lumaban sa gobyerno? Ako ay ordinaryong tao lamang. Nakakatakot ang mga ganitong pangyayari. Ah, bago pa yon, ito muna. Napag-alaman ko kasi sa aking intel na gusto talaga ako idiin ng isa dyan. Nagkamali siya ng salita dahil hindi niya alam na marami akong kakilala. Alam mo kung sino ka. Huwag niyo naman sana akong gawin na isang instrumento para sa inyong pagsikat. Ang ganitong pangyayari ay hindi kanais-nais at hindi maganda para sa progreso ng aking distrito at ng aming probinsya. Isa pa, kung may balak man ako o may kakayahan na gawin ito, tandaan nyo, kung may balak man ako o may kakayahan na gawin ito, di sana ginawa ko na to bago pa mag-eleksyon. Anong motibo kung ngayon gagawin? Di ba? Hindi rin magiging benepisyaryo ako at ang kapatid ko. Dahil kung mawala ang gobernador, ang uupo naman ang vice governor. Hindi naman ang kapatid ko na talagang nanalo ng eleksyon, pero hindi ko alam anong magic na nangyari na pinababa sa pwesto ang aking kapatid. Yan. Hindi natin may kakaila na may katotohanan yung sinasabi niya na wala silang mapapala kapag pinapatay niya itong si Governor Degamo sa pwesto. Yun ang maliwanag po sa amin, Congressman Tevez. Sa pwesto. Wala kayong mapapala kasi order by succession is Vice Gobernador ang hahalili sa gobernador. At in fact, pina-take out na po iyan kahapon ni Secretary of Interior and Local Government, Benhur Abalos. Pero sa isang banda, di namin alam kung ano ang mapapala kung sakali. Hindi ko naman sinasabi na inutos niya yan. Ano? O, tuloy tayo mga tol. Again, sa lahat ng krimen, ang unang hinahanap ng investigador at pulisya ay motibo. Kung sino yung pinaka may balak at magkakaroon ng benepisyo sa pangyayari. I agree. Motibo. Pero sabi ng mismong pamilya Degamo, wala daw pong kaaway itong si Governor Ruel Degamo, Congressman Tevez. At sinasabi din mismo ng mayor na si Janice Degamo, prior dito sa pangyayari na to, meron silang namataan sa kanilang vicinity na parang sinusurveillance yung kanilang lugar at nung ito po ay tangkang sitahin, eh agad po itong tumalilis at parang nag-iwan pa ng pruweba o sabihin nating suhestyon na ito po ay galing sa kalaban sa politika. Wala naman pong ibang kalaban sa politika kung hindi kayo pong mga Tevez. O hindi ko sinasabi na kayo ah, ang nagpapatay. Pero siguro yung sinasabi nyo rito, totoo para po sa inyo, kaso lang hindi maiaalis sa taong bayan. Napag-isipan po talaga kayo, Congressman Tevez. Hindi naman ikaw. Kung hindi, maaaring yung kapatid mo na si Governor Henry Tevez. O tuloy natin mga tol. Sa totoo lang, wala kaming makukuhang benepisyo dito sa pangyayaring ito.
Nakakatakot ang ganitong mga pangyayari. Kaya ako nananawagan sa ating magaling at mabait na presidente, Sir Mr. President DBM. For the record, ah, ang sinuportahan niya po sa pagka-presidente, si Senator Manny Pacquiao. For the record lang. Umaapila ako, pakisabihan yung tao nyo na ipabalik na ang aking lisensya ng mga baril para naman sa aking proteksyon at proteksyon ng aking pamilya. There was a time na kasabay nung tinanggalan ako ng lisensya ng baril, tinanggalan pa ako ng bodyguard. Kailan lang nalaman ko na naman na may order na naman na mag-search warrant sa lahat ng may unlicensed firearms. Pagbalik ko, agad-agad isusurrender ko na ang aking mga baril. Partial lang yung unang na-surrender. Dahil nung nangyari yon, wala ako sa probinsya. At hindi mabigay nung aking inutusan ang iba ko pang mga baril. Isusurrender ko po lahat yon ayon sa batas dahil walang taong above the law. Nung sinurrender ko nga yung una kong mga baril, sa totoo lang, wala pang sulat galing sa FEO na kailangan ko nang isurrender. Walang due process. Ngayon, hindi ko pa nga alam kung ano yung tamang proseso. Kailangan ko ba kumuha ng permit to transport? Dahil baka hulihin ako sa daan habang papunta sa pag-surrender ng aking mga baril sa nearest police station as required by law. Ngayon, mapunta tayo sa video. Nakita nyo na siguro ang video nung pangyayari. Nakita natin kung gaano kagaling at kaprofesyonal ang gumawa nung krimen. Meron lang nakakapagtaka dun sa video. Bakit nakapasok or pinapasok ng ganun lamang yung mga tao na sa aking sariling pag-aanalisa ay parang magkakilala sila nung nasa gate. At hindi lang yun, siyempre kakilala, siguro nakapasok ng wala man lang kahit konting resistance. Parang may kasalanan pa ngayon yung pamilya de Gamo, ano? Alam nyo mga tol, doon sa video na nakita natin, alos ayaw papasukin nung security guard yung mga armadong grupo. Kinakausap pero tinulak po yung gate. Yun po yung nakita natin, ha? Congressman Tevez, yun po yung nakita namin. Tinulak yung gate at pumasok na yung mga armadong grupo nang wala munang pahintulot mula po sa loob. Ngayon, lalapit sana yung security guard, antimano, tinaas nung nasa sentro ng lokasyon yung kanyang baril at pinutukan yung sinasabi nyo po na baka magkakilala yung dalawa. Patay po kagad yun. Siguro naman, kung magkakilala yung dalawa, hindi siya kagad ang uunahin. Ano? Kaya parang ang hirap po nitong sinasabi nyo, Congressman Tevez. Anyway, tuloy po tayo sa kanyang pagpapaliwanag. Alam ko naman na marami ding gwardiya yung ating yung yumaong na gobernador. In fact, dati tinanong ko yun kung bakit sobrang dami ang kanyang gwardiya samantalang ang allowed sa amin
ay dalawa lang. Ang allowed sa isang politiko ay dalawa lang na gwardiya galing sa gobyerno. Pwera lang sa ating presidente. Oh, for the record, dalawa lang po yung army na nasugatan doon po sa pagpaslang kay Governor Ruel de Gamo. Dalawa lang, wala pong iba doon. Binanggit ko na yan kanina sa ating live streaming, ano? Dalawang army ang kasama po sa seriously injured. Wala pong iba na binanggit doon na may pulis, na mayroon pang ibang sundalo. Kaya tama yung sinasabi ni Congressman Tebes. Tama na dalawa lamang yung tao na taong gobyerno doon po sa security detail nitong si Governor de Gamo. Pero kung meron mang mga civilian guard doon, wala tayong magagawa kasi parte po yun ng security. Maaaring galing sa provincial government. Walang masama doon ako nakikita. O tuloy po tayo mga tol. Mga netizens, ito ang pagmasdan nyo. At tingnan nyo ng paulit-ulit. Pati ang aso, kilala ang pumasok. Bakit ko nasabing kilala? Tingnan nyo yung aksyon ng aso doon sa video. Hindi man lang kumahol, kung hindi, kumawag pa ang buntot. Kung baga parang kumakaway-kaway pa yung aso. Depende po kasi yan sa aso, Congressman Tebes. Pag kayo po'y pumasok dito sa bahay, hindi po kayo kakahulan ng mga aso ko. Lahat po sila mabait sa tao. Kakawag-kawag yung, yung buntot po nila. Depende po yun sa aso. Kaya that thing, hindi po natin ma-judge kung yung tao ba ay kilala o hindi. Katulad po ulit, inuulit ko sa bahay namin, pumasok ang sino mang tao dito, hindi po sila kakahulan ng aso. Kakahulan in a way na nakikipaglambingan lamang, pero para atakin, hindi po. Kaya depende po yun sa aso, Congressman Tebes. Tuloy tayo. Isa o dalawang aso, basta I'm sure there was one dog na kumawag pa ang buntot. Hindi man lang kumahol. Ako ay isang ayon sa nabasa kong statement ni Congressman Ace Barbers tungkol sa lahat ng violence sa ating bansa. Ang daming mga pangyayari na unsolved pa. Sa amin, hindi man siguro nasama doon sa listahan ni Ace Barbers dahil mga politiko lang yon. Ang pagpatay kay Rex Cornelio, ang pagpatay kay Avelix Amor, hanggang ngayon wala man lang isang suspect. Gamit pa noon, kotse, ang isang kotse noon na nakuha sa video, kotse ng provincial government ng Negros Oriental. Ngayon, nakapagtaka kung bakit ang ibang kaso napakatagal-tagal ang usad. Sabay ito, pagkabilis-bilis na kaagad may mga nahuli daw na mga suspect. Parang pinalalabas ngayon ni Congressman Tebes, parang gawa-gawa lamang yung pagkakahuli sa mga suspect. Hindi ko alam kung paano pa ako magre-react dito mga tol. Ano? Sige, tuloy po natin na pakinggan ito pong sinasabi ni Congressman Tebes. Hindi ako nagdidepensa o nagsasabi na hindi ito yung mga suspect. Pero sa akin lang, parang sobrang gigaling naman, sobrang bilis. Sabay pag... Tatanga-tanga po yung mga pumatay eh. Ang alam lang nila, pumatay po ng tao, pero hindi po nila alam kung paano sila makakalabas nang wala pong iniiwan na pruweba at ebidensya. Eh, Congressman Tebes, yung nakita po sa video at yung natagpo ang mga sasakyan, parehas po eh. Di ba? I-recall natin ulit mga tol, idagdag natin dito sa reaction video na ginagawa natin. Ito po yung nakita sa video. Ito po, ano?
Yung tatlong sasakyan. Ito po yun, no? Tatlong sasakyan na nakita po sa video. Inabando na po ito, Congressman Tevez. May nakakita po ng mga armadong lalaki ang bumaba po dyan at naglakad na lamang papunta po sa kasukalan. Oh, ito po yung tatlo sa nahuli. Identified po sila, Congressman Tevez, ng mga ex-army. Hindi naman gawa-gawa lamang siguro ito ng gobyerno. Oh. Tapos ito pa po, yung sinasabi nyo po kanina na dalawang higit pa sa dalawang tauhan meron si Governor De Gamo, mali po kayo. Kasi kung makikita po natin dito, dalawa lamang po ang nakadetail kay Governor De Gamo. Si Corporal Gerald Malones ng Philippine Army 11th Battalion, Infantry Battalion, at saka si Sergeant Edmar Sayon ng Philippine Army 11th Infantry Battalion. Dalawa lang po sila, kaya tama po kayo na dalawa lamang talaga at hindi nagmamalabi sa security detail ito pong si Governor De Gamo. At ito po yung video, Congressman Tevez, hindi po maikakaila po yung nangyari. Yan po yung Montero saka Mitsubishi Pajero na ipinakita ko po sa inyo kanina doon sa tatlong inabando ng sasakyan. Alam nga naman gawa-gawa lamang po yun, Congressman Tevez. Parang unfair naman po yung statement ninyo sa mga nagtatrabaho po nating kapulisan. O, tuloy po natin. Ibang tao, sobrang tagal. Bakit ganun? Ganun po kasi talaga eh. Nahuli po sila eh. Kung hindi naman po sila nahuli, hindi naman po mareresolba kaagad. Nahuli po sila. Kung gaano po sila kakalmado nang dumating doon sa area para patayin si Governor De Gamo, baka nataranta na po nung tumatakas na. Kasi antimano, ang sinasabi po ng ating kapulisan, nung magkaroon po ng info na meron pong shooting incident, nag-establish po kagad ng dragnet operations. Alam nyo mga tol, ang dragnet, ang ibig sabihin po ng dragnet, ito po yung mga pag-i-establish ng mga barikada o checkpoint operations ng ating kapulisan sa lahat ng mga possible point of exit para po hindi makapagtakas ang mga salarin. At kaugnay po niyan, antimano, nakipag-cooperate ang Police Region 8. Nag-establish din po kagad sila ng checkpoint sa kanilang area para hindi makapasok doon sa kanilang AOR yung mga di umano'y pumatay dito kay Governor De Gamo. Kaya mabilis po talaga ang naging aksyon po dito ng PNP. Kami bilang netizen, bilang nag-oobserba sa mga pangyayari, wala pong halong pagduruda, Congressman Tevez, na trabaho po ang ginawa po dito ng PNP at hindi po yan gawa-gawa lamang. Kung sino man ang may kasalanan, we do not know. Hindi naman po namin sinasabi na kayo po ay may kasalanan. Bakit nga po pala kayo nagre-react ng ganito, Congressman Tevez? Tuloy po natin mga tol. At sa galing nung nakita ko sa video, hindi ako maniniwala na ganun-ganun lang kabilis mahuli yung ganung klaseng mga tao. Hayop sa galing. Parang pangsining. Hayop sa galing pumatay pero hindi nila alam kung paano po tumakas. Yun ang katotohanan dyan, Congressman Tevez. Kasi mayroon po talagang madali pumatay eh kung tutusin eh. Ang mahirap, yung iwanan mo nang hindi ka makikilala at hindi ka mahuhuli. Madaling mang-hold up. Ang tanong kung makakatakas ka at hindi ka makikilala. Madaling pumatay. Ang tanong kung ikaw ay hindi mahuhuli. Yun po ang malaking katanungan dyan. Walang question sa kagalingan nila sa pagpatay, lalong-lalo na itong mga to, trained po ito. May CQB, may Ranger, madali pumatay. Pero ang tanong, paano nila ngayon tatakasan yung kanilang nagawa? Doon po sila mahina, Congressman Tevez. O tuloy po tayo. Hindi ako maniniwala na ordinaryong mga sibilyan yun sa nakita natin na galaw nila. Talagang wag po kayong maniwala, Congressman Tevez. Kasi hindi po sila ordinaryong sibilyan. Sila po ay mga ex-army. Mukhang hindi yata napanood ni Congressman Tevez yung balita. Ano, ex-army po sila, Congressman Tevez. Ito po yun, no? Ipapakita ko lang po ulit sa inyo kung sino-sino po. Ito, ex-army po ito. Tapos, yung tatlo na unang nahuli, ex-army din po. Ito,
isang corporal, isang sergeant. Sandali ah. Ito po sila oh. Saka dalawang sergeant pala. Sergeant Joven, ex-sergeant, ex-sergeant Joven Calivo Javier, ex-sergeant Joric Garrido Labrador, ex-corporal Benji B. Rodriguez. Kaya definitely, Congressman Tevez, hindi po sila civilian. Sila po ay well-trained. Ang nakalulungkot, tinrain po sila ng ating gobyerno, pero after a couple of years, nag-awol at sumama po sa armadong grupo at pumatay ngayon dito kay Governor Ruel De Gamo. Alam nyo, itong sinasabi ko ay hindi kwento ko lamang, kung hindi base lang sa video na nakita. Again, nananawagan ako sa aming ating mahal na presidente. Kailangan ko po ng proteksyon ng aking buhay. Kailangan namin ng kapayapaan sa aming probinsya. At kailangan namin ng tulong para masulba ang lahat ng krimen sa buong bansa. Again, yung mga gusto lang umepal at sumakay sa issue para sa inyong mga sariling hangarin, huwag nyo po ako o ang ibang tao gamitin bilang tools or bilang paraan para sa inyong pangsariling kapakanan. Ito po si Kuya Arnie, nakikiramay sa pamilya ng namatayan dahil masakit mamatayan ng kapamilya. Kailan lang binaril ang aking pinsan at hanggang ngayon unresolved pa ang issue. Sa totoo lang, yung pinsan ko na yun, pinsan din yun ng asawa ni Congressman Paolo Duterte. Pinsan yun ni January, pinsan ko rin. Hindi pa nare-resolve kung sino talaga ang totoong suspect doon. At ewan ko kung may gumalaw na ganito kagrabing galaw para mahuli ang suspect sa pagpatay ng aking pinsan. Namatayan rin po ako ng anak noong 2015. Masakit po. Kaya inuulit ko po ang mga ganitong pangyayari ng patayan ay hindi ko gusto at hindi kanais-nais. Alam niyo ba, gusto kong mabalik ang politika sa probinsya ng Negros Oriental na katulad dati sa panahon ng aking Lolo Lawrence, Senator Lolo Lawrence, at Governor at Congressman Herminio Tevez. Sa mga panahon na iyon, ang mga katunggali namin sa politika, nakikita ko sa bahay namin tuwing fiesta November 25 at tuwing birthday ng lolo ko April 25 at tuwing birthday ng lola ko na May 14. Lahat ng eleksyon nasa buwan ng Mayo. Pero kahit sa mga taon ng eleksyon, ang aming mga katunggali noon, ang pamilya nila Macias, pamilya nila Perdices, pamilya nila Arnaiz,
magkatunggali man kami sa politika, pero sa lahat ng party sa aming bahay, sa bahay ng lolo ko, ang tinatawag namin na big house, nakikita ko ang aming mga katunggali sa politika. Sana maibalik natin ang politika na ganun. Na politika, politika lang. Huwag na umabot sa bayolente na mga pamamaraan. Sana nga. Kayo na ang humusga, mga tol, sa ating napanood. Ano? Pero tingnan natin kung parehas lamang po yung sinambit niya rito kay Anthony Taberna. Kasi meron po, parehas lang din naman ang shot. Tingnan natin kung parehas lang. Ano? Magandang umaga sa lahat ng aking mga palangga. Ito po ay separate video yata. Ito po ay posted naman ni Anthony Taberna sa kanyang Facebook page. Pakinggan po natin ang kung parehas ang kanyang sasabihin. Sa ating mga kababayan at sa lahat ng mga Marites at mga Epal dyan. Kasama ako doon, Governor, ay Congressman Teves, Marites. Pero alam nyo, hindi lang tayo basta nagmamarites dito. Tayo po ay sumusubaybay para sa hustisya kay Governor De Camo. Tuloy tayo, mga Marites po kayo. Pagpasensyaan nyo na medyo natagalan itong matagal nyo nang hinihintay. Alam ko ang daming gusto humingi ng reaksyon ko tungkol sa pangyayari sa aming probinsya sa Negros Oriental. Tingnan natin, ha? Parehas lang yata. Na-delay lang ito ng konti dahil nasa abroad din ako. Oh, parehas lang. Ano? Naka-clip lamang ng 5 minuto ito pong in-upload ni Anthony Taberna. Pero ang kabuuan po ng pahayag ay makikita po natin sa SMNI News. Kayo ang humusga. Naniniwala po ba kayo dito kay Congressman Arnie Teves sa kanyang mga pahayag? At ang tanong ko lamang, bakit kaya kailangan mag-show up ni Congressman Arnie Teves at magpaliwanag sa bagay na ito? Eh wala pa naman po na ina-identify ang PNP. Hindi po sinasabi ng PNP, ng SILG, na ito ay politically motivated. Yet, ito po si Congressman Arnie Teves, nagpapaliwanag na po kagad. Eh baka produkto po ito ng isang video na kumalat po kahapon tungkol sa isang certain person na parang galit na galit at parang lintik lang daw ang walang gante kasi ang paniniwala niya, ito pong mga Teves ang nagpapatay kay Governor De Camo. Yung tao po na yon, hindi ko kilala at ayoko pong i-play yung kanyang video dito sa ating programa sapagkat wala pa po talagang ina-identify ang PNP. Lalabas po na paninirang puri po iyon para naman po sa mga Teves, in fairness po sa kanila. Sa ngayon, kayo na ang humusga. Ano ang masasabi po ninyo sa mga pahayag na napanood po natin mula po dito kay Congressman Arnie Teves? Maraming maraming salamat sa inyo mga tol. Bago tayo pansamantalang mag-iwasan.